Ay, ngayong araw magluluto ako ng munggo. Namiss kong kumain kaya agad akong napabili. Naihatid ko na nga din yung anak ko sa kanyang school. Bago nga tayo magsimulang magluto, magtatali muna ako ng buhok at mainit ang panahon ngayon. Kumuha na nga rin ako dito ng bawang sibuyas kamatis. At syempre, ito ang ating uunahin, tong bawang. Pinitpit ko nga pala muna ito. After naman nito, hiniwa ko na nga din. At syempre, pagkatapos nga natin dito, hiwain na rin natin tong ating sibuyas. Sa lahat talaga ng ayoko itong pagbabalat ng sibuyas kasi every time na ganito yung ginagawa ko, naiiyak ako. Kayo rin ba, tiyan? After naman nito, ito na nga, hinugasan ko na nga din pala ito at hiniwa ko na nga din. And then kumuha na nga din pala ako dito ng ating kamatis. Tatlo nga lang din pala nabili ko kanina at ang mahal nga ng presyo na to. Kung sa bagay, wala ka naman na mabibiling mura ngayon sa panahon ngayon. Lahat nagmahal na, parang ikaw, tiyan. After naman nito, kinuha ko na nga din tong aking nabili na tinapa. Tatlong piraso nga din pala ito sa halagang 50 pesos. Malalaki nga rin ito kaya sulit na rin. Hinimay ko nga rin to isa-isa at tinanggalan ko na nga rin ng tinik. After naman, kumuha na rin ako dito ng talbos ng ating ampalaya. Hinugasan ko nga lang din pala muna ito at ito hihimayin ko na nga din to isa-isa. Tatanggalan ko nga lang to ng tangkay and then kukunin natin yung dahon dito. Nang matapos na itinabi ko muna, chinek ko tong aking nilagang munggo, okay na at lulutuin na nga rin. Kumuha na rin ako dito ng ating pangmalakasan na kawali at ito ngayon laging ginagamit ko. Binuksan ko na nga rin tong ating super kalan. Kumuha na nga rin ako dito ng mantika at ilalagay na nga rin natin dito. Paiinitin lang din natin yan, baka manlamig pa, parang ikaw, char. After naman nito, ito sisimulan na nga rin natin yung ating pagigisa. Siyempre, uunahin na nga rin natin dito yung sibuyas. Next naman na rin dito yung bawang na lagi naman talaga sila magkasama every time na magigisa. Hintayin lang din natin ito maging golden brown. After naman, ilagay na nga rin natin dito yung ating kamatis. So, bali, hintayin lang din natin ito na maging ganito yung texture niya. So, bali, after naman nito, ilagay na rin natin dito yung ating nilaga na munggo kanina. Dahan-dahan na nga lang yung paglagay dito, baka matalansikan tayo. Hininaan ko na nga din pala yung apoy na to. And then, after naman natin paglalagay dito, ayan, hinalo-halo ko nga lang din pala muna ito. After naman natin dito, maglalagay lang din tayo dito ng takip. Nung medyo kumukulo na nga siya ng konti, inilagay ko na nga rin dito yung hinimay natin na tinapa. Lahat nga pala ilalagay ko nga rin dito. So bali after naman natin mailagay yung ating tinapa dito, yan, tinakpan ko nga lang din muna ito at hinalo ko nga lang din ng konti. So bali yan, binuksan ko nga lang din pala ito para lagyan na rin natin to ng ating pampalasa. Naglagay na rin ako dito ng magic syrup at nor. Hinalo-halo ko nga lang din ito. Habang kumukulo nga ito, sinabayan ko na nga rin ang paglagay ng titsarong baboy. Isang supot nga rin pala itong aking ilalagay. Mas masarap kasi kapag may ganito. After naman, kinuha ko na nga rin itong ating na dahon ng ampalaya. So, bali, hinalo ko nga rin muna bago ko to ilagay. Ang mailagay ko na nga lahat, ito kumukulo na. Finished product na tayo at pwede nang kainin. Kumuha na rin ako dito ng kanin and then ayan, nilagay ko na nga rin dito sa ating plato. Sakto nga ito, mainit-init pa at ito nga ay kakainin ko na. Wala nga rin pala ng mga oras nito si mama kaya ako lang muna ang kakain. So, bali yun, kain na po tayo. Umagahan tanghalian ko na nga rin pala ito. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you po sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Bye!